Hanggang nitong December 13, pumalo na sa mahigit 300,000 ng mga Pinoy abroad ang na-repatriate o napauwi na ng pamahalaan. Pero abot daw ng 350,000 ang lahat ng mga OFW nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Ang pangunahing nag-asikaso ng kanilang pag-uwi, ang Department of Foreign Affairs o DFA. Pero pagdating dito, toka na ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pag-asikaso sa kanila, partikular sa mga benepisyong matatanggap mula sa OWA na isang ahensya sa ilalim ng DOLE. At kapag maghahanap na ng ibang trabaho, dito naman sila dudulog sa POEA na isa pang hiwalay na ahensya sa ilalim din ng DOLE. Pasado na noon pang Marso sa Kamara ang pagbuo ng Department of Overseas Filipinos, isang bago at hiwalay na ahensyang tututok sa kapakanan ng mga kababayan natin abroad. Marami rin nakabinding bersyon nito sa Senado, pero ang bersyong inihay ni Senador Bongo na Senate Bill 1949 na naglalayong bumuo ng Department of Overseas Filipinos o DOFIL, sinertipikahang urgent ng Pangulo. Parati ko pong sinasabi, huwag na nating pahirapan pa ang ating mga kababayang Pilipino. Gawin natin ang lahat para po mapadali, mapabilis at maisaayos ang burokrasya at hindi ma-delay ang serbisyo at tulong para sa kapwa natin. Sa ilalim ng panukala, lahat ng mga hiwa-hiwalay na ahensyang tumututok sa mga OFW ngayon, ililipat sa ilalim ng DOFIL na magkakaroon ng sariling kalihim, sariling mga tauhan at sariling pondo. Mananatili ang OWA at POEA pero imbes na sa ilalim ng DOLE, sa ilalim na sila ng DOFIL. Ang pondo para sa assistance to national sa nasa DFA ngayon, ililipat na rin sa DOFIL. Pero bagong certification as urgent na ito, sa mga pagdinig ng komite sa Senado, nagpahayag ng agam-agamang mismo mga economic managers sa pamahalaan sa pagbuo ng panibagong departamento, lalo pat kasabay na pinag-uusapan nito ang mga panukalang right-sizing o pagtatakda ng sapat lang na dami ng mga tao na maaaring magresulta sa pagbabawas sa mga ahensya ng gobyerno. Well, number one, syempre yung ano, no, yung cost. If you create a department, parang laging nakadikit dun, create ka ng items. The proposal will not bloat the bureaucracy, but would rather streamline the functions, improve coordination, and make it more responsive to the needs of the Filipinos it wishes to serve. Pinulsahan namin ng mga kababayan nating OFW na nasa POEA kanina. Ano ba ang tingin nila sa isang Department of Overseas Filipinos? Maganda yun para sa mga ano OFW dahil para ang bawat isa namin, doon na lang kami pupunta. Kung ganun pa rin at padagdag lang ng pondo ng gobyerno tapos hindi rin naman namin mapakinabangan. Mas maigi na itong isa na lang. Sa Enero na pag-uusapan ng panukala ayon kay Senate President Tito Soto. Ivan Mayrina nakatutok, 24 Oras. At kadugtong po niya na isami ng grupong migrante, hindi raw bagong departamento ang lulutas sa mga problema kinakaharap ng mga OFW, kundi political will ng gobyerno para umaksyon at protektahan ang karapatan at kapakanan ng mga OFW.